Pwede na kaya. Okay. Left and right. Ayan. Pwede na kaya. Hello. Hello mga ka-Facebook. Good afternoon po. And we're doing this earlier. This is the earliest that magagawa natin kasi before we leave for going back to Manila, sabi ko kay Patrick, antay konti para makapag-vlog muna ako nang hindi kayo masyadong nalilate. So here we are. No, we're at Marriott. Yan. So there's Patrick. Okay. As you can see, wala naman masyadong tao. So just to comply, naka-mask tayo. Pero sabi ni Patrick, tanggalin daw yung mask. Diba? O nga naman. Kasi bumabakat po talaga siya. So after a while, medyo masikip yung mask. Bumabakat siya. I hope naririnig nyo pa rin yung sinasabi ko. After a while, makikita niya bumabakat talaga yung mask na yan. So how much more yung mga tao na nagtatrabaho sa hospital, yung mga frontliners na the whole day naka-mask sila. We are just so lucky na wala na yung face shield kasi yung face shield talaga masakit sa ulo dahil yung graduation ng light pagtama sa mata mo, no? Pagka it's made of plastic, no matter how clear it is, nagkakaroon pa rin ng difference. Wow, I have thank you for watching, no? Hindi ko nakita agad yung mga pangalan ninyo. But thank you so much for catching me even this early. I know naaagahan din kayo, but I'm happy. So I'd like to shout out sa aking best friend, si Ganda. Hi, Ria. Ria Gutierrez-Lim. Thank you so much. Uy, Ria, magpapadala ako sa iyo ng ano, ng kape. ng HappyCha Lagundi coffee natin. And meron po ako sa inyong news. Coming this Sunday, pag naayos na namin ni Father Vic yung aming usapan about wisdom from above, naimbitahan po ang inyong lingkod, ang inyong natural MD, na makasama sa Veritas Radio, Radio Veritas every Sunday. So, I just have got to go back to Manila para makapag-planning kami and meeting, konti lang yon kasi I will be joining the expert when it comes to words of wisdom. And I hope marami ako matutunan sa kanila. I see myself as a student in this area. I am just so happy na narariyan lang kayo and you appreciate whatever it is na nagagawa natin on a daily basis. So let's read na and see what this book is telling us. So it's January 27, 3 days, 4 days from now, tapos na po ang Enero. Kamusta naman kayo dyan? Kamusta ang COVID, no? Kamusta si COVID? Nag-iibang anyo. Sorry. Wala akong COVID. Okay, January 27. Just don't. A prudent person foresees danger and takes precaution. Proverbs 27:12. Ulit. A prudent person foresees danger and takes precaution. That's why the title of the page is Just Don't. Sometimes you may long to break free of God's restriction and take advantage of the temptations before you. You imagine the pleasure you could enjoy, which stirs up your passion even more. Then you begin to wonder why the Lord would deny you the very blessing that would satisfy your soul so deeply. Yet before moving forward, think about this. Does the force of gravity ever cease to exist simply because someone chooses to ignore it? Obviously, the answer is no. If a person jumps from a considerable height because he or she believes flying would give pleasure, the law of gravity will quickly prove inflexible. The result will not be the imagined outcome. It will be a painful fall.
The same is true of all God's commands. The one who created the universe understands how it works, and He has made His decrees known for our protection. He says, "Obey my voice, and I will be your God, and you will be my people, and you will walk in all the way which I command you, that is, may be well with you." God makes the dangers known to you through His command so that you can live a good and fruitful life. A wise person understands that if something is treacherous enough for the Lord of all creation to point it out for our protection, then maybe we should avoid it. Friends, if God warns you against taking part in something that appears to give you pleasure, it is because He sees beyond it to the pain it would cause your soul. Don't do it. Flee from sin and be grateful for all the ways your Heavenly Father protects you from falling. Ang ganda. Now, let me read now to you the small, a simple and short prayer that comes towards the end of the page that says, "Father, thank you for protecting me from dangers I cannot see by warning me through your word. Help me to obey you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen." Wala pong COVID. Makati lang. Dahil, kailangan ko sigurong uminom ng konting. Ito po ay calamansi juice for this time. Wala po akong nadalang HappyCha eh. Pero if we had HappyCha, gumawa po kami even dito sa hotel, madali lang. How to do? 1 teaspoon of HappyCha pure Lagundi powder in 1 liter of water, boil for 2 to 3 minutes, and then divide into 4 equal parts, take every 4 hours, that's it, that's good for you. But now, since I don't have HappyCha, gumawa muna ako ng calamansi juice. Okay, wait lang. So that's how HappyCha works, no? Of course, before we proceed with our sharing, lagay muna ako ng aking hand sanitizer. This is our own brand, mga ka-Facebook. All natural disease away solution that defends our hand sanitizer. And pag ito, nilagay mo sa kamay mo. Hindi po magkakaroon ng mga cracks or break ang inyong mga corners ng mga fingers ng yan. At hindi po siya nakakadry ng skin and very soft. Tapos mabango pa. No? Gusto ko yan. Okay, so let's proceed. Just don't. Friendship, how many times ninyong sinabi sa inyong mga anak yung word na just don't? Wag na wag mong gagawin yan. Diba? Pag sinasabi natin yon, we only mean well. Just don't. Now, because pag ginawa niya yon, either mapapahamak siya, masasaktan siya, at magagalit ka. Ganun din po sa ang aking take sa reading natin. When the Lord says, just don't, ibig sabihin, wag mong gagawin. Or else, you'll ruin something very good in your life. Or, you will just do something against the will of God. Yun lang, just don't. Wag mo lang gawin. Last night, nanonood kami ng TV ni Patrick. And of course, meron tayong Jessica Soho and Boy Abunda na pareho nga interview ng mga presidential candidates. Nanonood ako niyan eh because I want to listen. I want to see kung ano, I want to hear, I want to understand kung ano ang point of view sa mga kandidato tungkol sa mga importanteng tanong. So, ang pinaka nag-catch ng aking attention, by the way, ang napanood ko yung kay VP Robredo kasi late na kaming nakapa-uwi ng hotel. So, ang tanong na narinig ko kagabi was, ano daw ang abortion para sa kanya?
So I'm very, very excited. I'm very, very interested to understand kung ano ang abortion para kay BP Lenny. As she is still the Vice President of the Philippines, is running for a higher position this coming election. And she said no. No to abortion. Coming from isang babae na may anak na mga doktor at puro babae, no, na mayroong mga project sa administration natin ngayon about sa mga taking care of women and children, and she said no. Pero in conflict kasi siya. Kasi no, kapag ang abortion will be done non-medical, kasi underground. So, ang nangyayari dun sa babae, napapahamak siya. Just don't kasi. Huwag mong gawin. So, ako bilang doktor, bilang babae, I feel for patients na, of course, na pregnant sila out of rape, out of a very unresponsible intimacy na yun lang ginawa nila. Nagkaroon sila ng intimate relation with the boyfriend. Unfortunately, hindi naman sila tinuluyan sa kasal. So, na-pregnant sila. So, again, those types of intimate relationship, pag hindi po kayo kasal, edi just don't. Antayin nyo. Antayin nyo na makasal kayo. At para naman dun sa mga naging victims ng rape, just don't. Alam nyo kasi, nung ako po ay nag-aaral, I had the chance to serve sa isang community na nag-aaruga sa mga babae na nabubuntis out of wedlock, nabubuntis ng out of rape, nabubuntis na hindi nila, alam mo yon, out of curiosity, natuwa lang sila, and then, ayan, they did something and she got pregnant. Now, these women, kung saan ako nag-practice, talagang nag-practice, kasi yun yung panahon na hindi pa ako masyadong marunong, nagsisimula pa lang ako maging doktor. So, nagpapaanak kami ng mga babae na yun ang nangyari sa kanila. And nagkakaroon ako ng mga pasyente ng mga babae na because of that, nag-abort sila at nakita ko yung kanilang mga consequences ng masama nilang ginawa. Either naging patient ko sila kasi nagkaroon sila ng infection from this very bad abortion na unsterile kasi bawal, no? So, ginagawa lang nila yun dahil natatakot sila. Or natuloy yung kanilang abortion and then after that, naging patient ko sila because of anxiety and depression kasi pinagsisihan nila yung ginawa nila. Some of them are still my friends now and we still talk. Na parang naging ate na rin ako sa kanila. At until now, pinagsisisihan nila na they went into this abortion thing. Yung konsensya nila, hindi pa rin sila pinapatulog. So, ang payo ko, para sa mga mag-boyfriend na iinitan sa panahon ng Pebrero, just don't. Kung hindi po kayo sigurado na paninindigan ninyo ang inyong mga ginawa. So, ngayon, ang tatanggalin ko yung hair ko dito sa aking tenga para lumiit ang mukha ko. Kaya, pag malaki po ang inyong mukha, just don't put your hair under your ear. Okay, so just don't. Para naman, dun sa mga babae na napunta sila sa ganung klase ng nasadlak sila sa isang mahirap na situation, no? Na rape sila, hindi nila alam kung sino nakabuntis sa kanila. Payo ko lang po, just don't. Kasi mahirap kalaban ang inyong konsensya. That baby will grow. It will become a very precious part of you. A symbol of your strength na sa kabila ng mga nangyari sa inyo, you're still able to, you know, defend that life that God gave you. At the end of day, isa ka pa rin nanay. At hindi ka papabayaan ng Diyos. Kung ano man yung nangyari sa iyo, I hope you don't go into this sort of things because, you know, abortion is still a form of murder, pagpatay. No? Ngayon, there are abortions being done
especially sa Amerika, kapag ka ang babae ay magkakaroon ng complication or ikamamatay ng nanay ang pagbubuntis niya. Actually, sa totoo lang, pag ganun yung nangyayari, kahit na hindi nagkakaroon ng intervention ang doktor, nag-a-abort din sila because that baby is never viable for life. So, ganun lang po yung nangyayari. So, ang para sa akin, given this a question, ako po, I still am holding my position. Don't do it. Just don't. Lift it up to the Lord. Okay? So, with that, medyo mahaba na ito. Yun lang po yung take ko kasi yun lang yung pumasok sa isip ko at the moment before we hit the road going back to Manila. Yun lang po. And I hope meron ako nabigay sa inyo something to open your mind. We may not have the same ideal reasoning. I respect yours. And I just hope meron kayong nakuha sa aking konti. And when the time comes, the Lord will always provide redemption, mercy, and love. So kung sino man yung nag-underwent na ng process na yun or procedure na yun, huwag kang mag-alala. Jesus will embrace you. He is the only one who fully understands why you did something you already did. And I love you also. It doesn't matter. Ako, nandito pa rin ako sa just don't. Just don't hate a person. Don't hate a person. Just don't. So, that's it. Maybe in a short while, alis na kami. Hindi na masyadong mainit. And that's my sharing for today. I'll see you again in my next vlog tomorrow. That's it. Bye-bye. I love you. I love you, Rhea. Thanks for watching and everyone who gave me thumbs up, hearts, etc. I love you all. Bye-bye.